Dito ba? So, itong stage na to, junior high school, next year, mamimili na kayo, next school year, mamimili na kayo kung ano ba yung kursong gugustuhin nila pagdating ng college. O, may mga strand na dapat nilang piliin kung ano yung naakma dun sa gusto ng mga batang ito. Tama po ba ako? O, yun. So, ganon. So, congratulations sa inyo. At sana ipagpatuloy yung pag-aaral. Ipagpatuloy. Meron bang hihinto? Ha? Mga anak, mga batang magsisipag tapos, tuloy-tuloy lang. Walang hihinto sa pag-aaral. Ha? Importante na makatapos kayo ng inyong pag-aaral para makamitin nyo ang inyong mga tagumpay. Ang inyong tagumpay. Kasi marami kayong mga pangarap sa buhay. Alam ko, lahat naman tayo nangangarap. Kayong mga batang magsisipag tapos, nangangarap. Yung mga magulang ninyo, nangangarap din para sa ayaw kanilang mga anak. Di po ba? O di po ba kayong mga nanay, mga mami, mga daddy, lahat iniisip nyo, ano ba yung magandang magiging kinabukasan ng inyong anak? Tama po. Full support po kayo sa gusto po ng inyong anak. Tama po. At lahat tayong magulang, walang inisip na hindi maganda para sa ating mga anak. So, kayo mga anak, mga bata magsisipag tapos, susundin nyo yung magulang nyo. Ha? Sinusunod nyo ba? Ha? Baka meron nang may boyfriend. Meron na ba? Ang meron na tao sa ating pinipatay. May nagko-confirm. May nagko-confirm. Part, ayun naman po kasi, part yan ng kanilang teenage life. Di po ba? Part yan. Normal lang na may naliligaw, normal na may nai-inlove. Pero sana, i-charge lang to as experience. Magsiseryoso. Mga magsisipag tapos ng junior high, huwag mai-inlove ng todo. Kasi pag nai-inlove ng todo, baka mawala yung focus sa pag-aaral. Ang mangyari, maging teenage mother. So, huwag na mangyari sa inyo. Ano po, mga magulang, kayo po yung sumusubaybay sa inyong mga anak. Siyempre, kailangan po yung inyong guidance. Para po sila, mabot po nila yung kanilang gusto sa buhay. Kailangan nilang makapagtapos. So, basta mag-focus lang, ang inyo naman po mayor, at dito lang, nakasuporta po sa larangan ng edukasyon. So, kanina, tinatanong ko si Sir, ano pa ba ang problema dito sa Talabutag Norte National High School? Sabi niya sa akin, ma'am, maraming pumapasok dito, naka-chinelas. Bakit kaya? Sabi ko. Baka hinirapan po silang lumakad doon sa rough road, doon sa bato-bato dam. So, sabi ko, kali naman natin ipagawa. Basta isasama lang. Basta po isasama lang sa annual investment plan for 2025. Ano po? Kailangan po nakasama doon. So, kung hiningan na po kayo ng AIP, dapat po masama yon. So, kung wala pa, ihabol po sa Monday. Kasi may Municipal Development Council meeting kami ng annual AIP for 2025. Kailangan po masama yun. Ma'am Principal. So, para po magawa po natin yun. Ano pa? So, ako po bilang inyong mayor, sabi ko nga sa inyo, 100% makasupport ako. Hindi lang sa larangan ng edukasyon. Sa lahat po ng programa ng ating bayan. Ano pa? Meron lang po akong ibabalita. Alam ko, hindi ito magandang balita para sa inyo. Sa mga magsasaka. Ang panahon po natin ngayon ay iba. Di po ba? Hindi na kayo nakapagsaka noong nakaraang tag-araw. Ngayon po, sa kahanuli, wala po tayong makukuha tubig. Wala po sa pantabanganda. So, magsasaka po tayo ng sahod ulan.
So ngayon pa lang po, isipin na natin ano ba yung gagawin natin bilang magsasakay. Ano ba yung pamamaraan na pwede natin gawin na magsaka tayo ng hindi natin aasahan yung tubig ng pantabangan tayo. Ako po, farmers. Farmers din ako katulad niyo po. Ngayon ang ginagawa namin, nagpapamakina, after mamakina, sinasabugan na po ng seedlings, ay ng seeds. Ang tawag po doon ay direct seeding. O ang tawag ng iba, sabugok. Ginagawa niyo po ba dito yan? Mga farmers? Ginagawa niyo po ba? O first time? First time? Pare-pareho tayo. Pare-pareho po tayo. First time hindi po namin gagawin dahil po nga po, wala po tayong nakukuhang tubig mula po sa pantabangan pa. So sama-sama po tayong manalangin na sana po umulan ng umulan ng umulan para po mapuno yung pantabangan dam. Para po tayo ay makapagsaka. Tulong-tulong po tayong manalangin. Ano po? Kasi po, ang kalaban na natin, kalikasan. So, baka po yung madalas na pananalangin, pakinggan po tayo, eh bumuhos po ng bumuhos yung ulan. So, makapagsasaka po tayo. Kasi po, dito sa atin, ang source of income po natin ay farming. Tama po? So, yung mga anak natin, mahirapan tayong suportahan pag hindi po tayo nakapagsaka. Ano po? So, yun lang po. Muli, dun sa mga batang magsisipagtapos ng junior high, achieve high, aim high, o lang, masamang mangarap na. At ipagpatuloy lang yung pag-aaral. Ako naman po, last po na sasabihin ko bago po tapusin yung aking speech, hihilingin ko po sana, 5 taon na po akong mayor nyo. Salamat po sa taga-barangay Talabutab North. Dalawang election po na nanalo po ako sa barangay niya. Pwede po bang pagbigyan niyo ako sa huli kong termino? Pwede po ba? Dito po. Yung mga estudyante, hindi pa sila butante. Di ba? Ano pa? 16 years old pa lang. So, yung susunod, yung senior high. So, sana po pagbigyan ako ng parents. Ako naman po, tapat na naglilingkod po sa ating bayan. Ano po? Yun lang po yung request ko sa inyo. Basta po ako, eto lang. Nasa office lang ako. Ano po yung kailangan? Inapit lang po. Gumawa ng resolution. Ipareceive po mismo sa office ko. At ako po yung mag-approve para makarating po sa engineering office. Okay ba? Magkakaibigan na po tayo. So, yun lang po mga teachers. Salamat sa inyong patuloy na pagtitiyaga na magturo sa mga batang ito dahil po hindi po dahil sa inyo, hindi po nila mararating yung kanilang pinalalagyan ngayon. Salamat po. At yung mga batang nagkabit ng karangalang kanina na inabutan ko, congratulations sa inyo. Ha? Ano po ba yun? Bakit ibang kulay yung suot nila? Ibang curriculum. So, yun pala yun. So, anong ibig sabihin po nun, Madam Principal? Hindi ka na nag-IT. IT. Regular people. So, after po nila, saan na sila pupunta? Ano na papasukin nila? Senior high din. Iba yung kanilang tatahakin. O, kumbaga, iba yung course na kukunin nila. So, yun po, naunawaan ko na po. Pasensya na po, medyo yung curriculum sa depend natin ngayon, paiba-iba. Yun po. So, muli po sa inyong lahat, congratulations sa mga batang magsisipagtapos sa nagkamit ng katangian at karangalan, sa mga magulang na matyaga na nagpaaral sa kanilang mga anak. Muli po, congratulations, God bless, at mabuhay po tayo.